unang-una guys, yung sa relationship, no? Sabi nga natin, maganda yung relationship nyo with this angel of love energy, guys. Talagang pinapatunayan na maganda, harmonious yung relationship nyo sa ibang tao. Again, hindi lang ito sa romantic, pero bonus yung romantic, mga kapiksino, no? As in, nakikita natin na parang very chilled, very relaxed yung connection nyo ng iyong partner or specific person. Parang nagre-reminis kayo ng mga magagandang memories and bad memories ng person nyo. Hello guys, hello Capricorn. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is kapalaran nyo para sa first half ng May, no? Simula ngayong May, gagawa na tayo ng parang pang first half of the month na kapalaran. So, ito for May 1 to 15, guys, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Unahin natin itong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Ano yung mga posibleng paparating sa inyo para ngayong May 1 to 15. We have hostilities in reverse. This is a very positive energy, mga kapiksi, kasi naka-reverse na siya. Kapag ito ay naka-upright, ibig sabihin nito may mga panganib sa paligid nyo, specific tao, no? Ibig sabihin may mga taong pwedeng gumawa ng masama sa inyo, meron pwedeng nagpapalipad hangin, o kaya naman nagmamanman, and parang or mga traitor, mga kapiksi, ganyan, na parang anytime ready sila na atakihin ka. They're looking for your vulnerabilities, no? Yung mga weakness mo, ganyan. Tapos, pwede ka nilang tirahin patalikod. Pero, since nakuha natin siya in reverse, mga kapiksi, ibig sabihin nito, unti-unti na silang nawawala sa paligid nyo, yung mga bad intentions nila. Pwede naman nandun pa rin sila, pero yung bad intentions nila towards you, parang nawawala na, nagda-die down na yung mga mema, yung mga marites, ganyan, yung mga bashers, sila yan eh, usually. Okay? So, this is a good thing, a good sign for you, Capricorn, kasi ibig sabihin nito, medyo makahinga-hinga ka ng maluwag, kasi medyo mababawasan yung stress mo sa kanila. Pero, don't let your guard down, no? Kumbaga parang patuloy ka pa rin na mag-ingat, and patuloy ka pa rin na protektahan mo ang iyong sarili, okay? Alright, so yung next na message para sa inyo, Capricorn, we have Archangel Michael in reverse, guys. So, sabi ko nga sa inyo, guys, you still need to protect yourself, no? Ibig sabihin, guys, kailangan nyo pa rin magdasal, manawagan, mga kapiksi, especially sa mga spirit guides nyo. Kasi lahat tayo may mga gabay, mga kapiksi, since birth, no? Bawat isa sa atin, we all have our spirit guides, and yun yung number one na role nila, gabayan tayo, protektahan tayo, and tulungan tayo sa mga panahon ng mga pangangailangan, mga kapiksi. So, baka yung iba sa inyo medyo nakakalimot na, guys. So, this is about time na magdasal ulit, connect with your spirit guides, mga kapiksi, para tuluyan nang mawala itong mga taong ganyan sa paligid mo, o kaya tuluyan kang maprotektahan laban sa mga negative energies or mapanganib na energies, mga kapiksi. Alright? And then yung last message for you, wow, we have Angel of Love, guys. So kapag we have this energy, ibig sabihin maganda yung love relationship natin sa ibang tao. Hindi lang yan sa romantic na relationship, even sa mga non-romantic, platonic na relationship, mga kapiksi, maganda yung ating energy, no? So, this is something na syempre wag natin i-take for granted, mga kapiksi, bagkus ay i-appreciate natin, no? Yung mga tao sa paligid natin, family and friends, unang-una sila, syempre. If you have a romantic partner, of course, and yung ating mga kapitbahay, kamag-anak, kapamilya, kapatid, kaibigan, ano pa, katrabaho, neighbors, ka-community, and so on and so forth, mga kapiksi, okay? So, eto guys, i-mind-mind nyo na yan, guys. Mind, far from danger, yeah.
mind protection, okay? At saka itong mind love, no? Mind harmonious relationship, okay? So, i-mind-mind yun, guys. Para ma-experience nyo sa inyong physical reality. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayong 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapixie. And meron tayong 200 pesos na discount guys until April 30, kaya May 30, April 30 guys. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys ng mga specific law, gusto nyo yung i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapixie, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Capricorn guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. This is a very positive energy mga kapixie, although may nakita tayong negative energy which is stress, pero this will go away mga kapixie. Unang-una guys, yung sa relationship, no? Sabi nga natin, maganda yung relationship nyo with this angel of love energy guys, talagang pinapatunayan na maganda, harmonious yung relationship nyo sa ibang tao. Again, hindi lang ito sa romantic, pero bonus yung romantic mga kapixie, no? As in, nakita natin na parang very chilled, very relaxed yung connection nyo ng iyong partner or specific person. Parang nagre-reminis kayo ng mga magagandang memories and bad memories ng person nyo. Parang ano, no? Yung kanta ni Shania Twain, looks like we made it. Ano pa bangat nun? You're still the one, yeah. I-search nyo yung title nun, mga kapixie. Shania Twain, You're Still the One. Although medyo luma na para sa mga Gen Z, baka hindi na sila nakarelate. Pero, i-google nyo na lang yung lyrics. Kung gusto nyo, hanapin nyo yung kanta. Pero yung message nun, guys, yun yung channeled message sa inyo, sa mga lovers, especially kung you are still with your partner or specific person. And nakikita natin na talagang masaya and harmonious yung relationship nyo sa loob ng inyong tahanan, mga kapixie. Nakikita din natin na there's a lot of patience, forgiveness dito. Kung nagkaroon kayo ng mga family problems, ng mga family conflict, ganyan, nakita na natin na naghilom na yung mga sugat nyo and napatawad nyo na yung isa't isa, nakita natin yung pagmamahalan. Parang tender love and care ito, mga kapixie. Alright? Kung meron kayong mga wini-wish, guys, sa trabaho nyo, let's say for example, wini-wish nyo na mapalit yung shift nyo, let's say for example, pang gabi ka, tapos gusto mo pang umaga, tapos wini-wish mo na mapalit yung sked mo, matutupad yan. O kaya naman, wini-wish mo na malipat ka ng department, ganyan. Matutupad din yan. So, anything na may kinalaman sa kaperahan or trabaho, mga kapixie, wish, mag-wish kayo. Excuse me. And, maaaring ano yan, magkatotoo. Sa mga nagtatanong guys, hindi po ako buntis. Meron kasi nag-comment sa comment section, no? Kapixie, bakit palagi kang hinihikab? Buntis ka ba? So, hindi po ako buntis. Kaya ako hinihikab kasi mainit yung panahon. Nakatutok sa akin yung electric pan. Tapos yung hangin, di ba umaano sa mata mo? Kaya ang tendency is nahihikab ako kapag nabubugbog yung mata ko sa hangin. Kaya ako nahihikab. Pasensya na mga kapixie. Pero hindi ako inaantok at hindi rin ako buntis.
Okay, alright. And yung iba sa inyo guys, yung mga nai-stress, no, kung kayo ay nai-stress, mag-travel kayo, travel lang ang karapat niyan, okay? Pero make sure na yung gastos nyo, kasi baka mamaya may stress kayo dahil sa gastos, mga kapiksi, ng pagta-travel, no? Pero parang sinasabi dito na mag-unwind kayo, mag-travel kayo kung kinakailangan. Sometimes kailangan natin mag-travel para ma-relax tayo, ma-unwind tayo, diba? Change of environment, kumbaga. Pero sa panahon ngayon, medyo ingat-ingat pa, April, May, kasi masyadong mataas yung heat index sa atin. Nakamamatay, no? Delikado talaga lumabas. So, medyo ingatan nyo na lang yung pagta-travel nyo, mga kapiksi. So, eto pa, yung nakikita natin na talagang iniingatan yung relasyon, mga kapiksi. At saka parang, tawag dito? Yeah, so, for some of you guys, parang, kasi na parang there are times na although sabi natin na harmonious yung relationship nyo, parang feeling ko meron mga disappointments na pwedeng na-experience kayo. Pero ano siya, no? Parang nakokontrol nyo na. Kumbaga parang hindi na kayo nati-triggered. Unlike before, na kapag may nagawang hindi maganda or nasabing hindi maganda yung person mo sa'yo, parang palagi kang triggered. Ibig sabihin ng triggered, guys, yung mabilis umiinit agad yung ulo nyo, tapos pinapatulan nyo. Yun yung ibig sabihin ng nati-trigger, no? Nati-trigger, pinapatulan. Nagiinit yung ulo, nagpapantig yung tenga. Yun yung mga ibig sabihin ng trigger, mga kapiksi. Pero parang right now, hindi nyo na siya masyadong iniinda and parang nakokontrol nyo na yung sarili nyong emosyon. Feeling ko, ang nakokontrol nyo is hindi yung person nyo, kundi yung sarili nyo. Nakokontrol nyo na wag nang patulan yung mga walang kakwenta-kwentang bagay para ma-retain yung harmonious na relationship nyo, mga kapiksi. At saka yung person mo, guys, parang nakita rin natin dito. Ito yung, this is more on love, na parang nakita niya na yung true value mo dun sa relationship, mga kapiksi. Okay? And, kumbaga kahit na, at saka lalo na, guys, kung maraming atraso sa'yo yung person mo, kasi sabi ko nga, parang nagkaroon na ng forgiveness dito, and parang na-realize ng person mo na kahit ano pa, gano'n pa siya kasama, kahit ano pang gawin niya, nandyan ka pa rin para sa kanya. So, itong person mo, parang mag-u-turn ito, babawi ito, and papatunayin talaga sa'yo na deserving ka ng pagmamahal, mga kapiksi. So, yan, this is more on relationship, mga kapiksi, kaya yung iba sa inyo, guys, parang kung may mga, kung meron kayong mga, kung nasa sales kayo, nagbebenta-benta, ganyan, let's say for example, nagbebenta ng lupa, nagbebenta ng kotse, ng condo, or kung ano man yung binibenta nyo, mga kapiksi, parang makakabingwit kayo ng malaking isda, tapos parang yung mga commission nyo, sobrang laki na parang tatagal siya sa inyo ng ilang buwan bago maubos. Okay, so i-mind nyo yan, guys, sa comment section. Mind malaking kliyente, mind malaking isda, diba? Mind more commission, especially guys, kung ang inyong trabaho ay commission based. So, congratulations sa inyo in advance, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-mind nyo na lahat ng mga positive, magagandang energy. Kung hindi kayo naka-resonate dito, guys, try nyo panoorin yung monthly taroscope natin for May. Baka nandun yung energy nyo, okay? So, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para talagang umasenso kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.